Ito ay Toyota Camry 2019 model, mga kamanoy. Ang problema nito ay B1498 communication malfunction, AC inverter local. Ngayon susubukan natin siyang i-troubleshoot, mga kamanoy. Tingnan muna natin kung hindi talaga gumagana yung kanyang aircon. Yan, pag ganyan may lumabas ng green na ready, ibig sabihin yan pwede na siyang tumakbo. Pwede ka na mag-operate ng aircon kasi lahat naman di kuryente yung ano niyan, yung aircon compressor niya, di kuryente yan. Wala yan belt, mga kamanoy. Yan, testingin natin. Ito, malakas yung hangin niya pero walang lamig. Tingnan natin, i-diagnose ulit natin. Ganun pa rin yung kanyang problema, ganun pa rin yung kanyang code. Itong gamit ko na computer diagnostic ay ito yung launch na X431, mga kamanoy. Scan muna natin lahat ng system niya. Galing to sa ibang shop, mga kamanoy. Binadala lang dito sa Land Cruiser brands dito sa amin. Ngayon ang gagawin natin dito, i-check up natin yung kanyang wiring connection papunta sa inverter, galing inverter papuntang compressor, at saka yung galing sa inverter can communication at galing sa computer control communication papuntang compressor. Ito yung kanyang mga trouble code, mga kamanoy, trouble area. Harness, AGB relay, communication ECU, certification ECU. Ito naman yung kanyang wiring diagram ng CAN communication niya, mga kamanoy. Ganyan lang kasimple yung kanyang wiring diagram, mga kamanoy. Bali, isang CAN communication, isang ground, at saka isang supply. Isang power supply. Para mag-operate yung kanyang electronic compressor. Yung supply ng kanyang compressor ay galing sa pinaka main inverter natin. Ang supply nun ay halos umaabot ng ano. Pag nag-on ka ng aircon, ang supply ay umaabot ng halos kulang 400 volts DC. Ganito, i-check natin yung main supply. Ito yung main supply galing local inverter. Itong kulay orange ito, mga kamanoy. High voltage ito, mga kamanoy, kaya konting ingat lang sa pag troubleshoot ng ganitong klaseng sasakyan kasi hybrid ito at ito ay halos kuryente lahat. At ang kuryente nito ay hindi katulad ng normal na sasakyan. Wala kang ibang iisipin kasi alam mong 12 volts lang yung dumadaloy na kuryente sa mga parte ng kanyang nasasakupan, katulad ng mga sensor, alternator. Pag nakapatay yung sasakyan, yung alternator na ordinary yung sasakyan, hindi yan high voltage. 12 volts lang yan. Itong hybrid, kahit nakapatay yung sasakyan, kung ano yung voltage na kanya na lumalabas sa kanya galing inverter, yun na yun talaga. Kaya konting ingat lang. Itong lahat ng may mga kulay orange na yan, mga high voltage yan, mga kamano. Yan ang kailangan ingatan natin. Ito yung kanyang compressor, oh. Diyan siya naka
salang sa sakit na yan na malaki, yung kulay orange. At yung maliit, yun yung can communication at saka yung 12 volts power supply IGB. Ito yung kanyang battery, oh. Nasa likod ng upuan. Sa ilalim ng upuan sa likuran. Yan, yan mahaba na to, itong mahaba na to. Itong natatakpan na itong mahaba. Ngayon, dahil sa na-check na natin yung wiring connection, okay, mayroon siyang can communication, may supply at saka may ground. Ibig sabihin, ang sira nitong code na to ay ang compressor mismo, mga kamanay. Ganun lang kadali, mga kamanay, mag-troubleshoot ng ganitong klaseng code. Maraming maraming salamat, mga kamanay.